Samantala, 125 malasakit center sa bansa binuksan na sa Siargao Island. Senator Bongo, sinabing patuloy niya isusulong na magkaroon ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa pinakamalalayong lugar sa Pilipinas. Panoorin po natin ito. Personal na dumalo si Senator Christopher Bongo sa paglulunsad ng 125 na malasakit center sa ating bansa sa Siargao Island. Naroon din sina Secretary Michael Lloydino ng Office of the Presidential Assistance to the Visayas at PCOO Secretary Martin Andanar. Ayon kay Senador Go, ang pagbubukas ng malasakit center sa Siargao ay malaking hakbang para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan, lalo na sa malalayong komunidad sa isla. Matatagpuan ang pinakabagong malasakit center sa Siargao District Hospital. Nakaka-upgrade lang at na-convert na bilang Siargao Island Medical Center sa Visa na Republic Act No. 11500 na inisponsoran ni Go sa Senado noong isang taon bago na isabatas. Itong hospital na ito, isa po ito sa na-sponsor po sa Senado na maging medical center po. Napirmahan na po ito ni Pangulong Duterte. So the more we should invest po sa hospital. Ako po alam ko po ang sitwasyon sa baba. Napakadami po mga hospital, kulang yung mga kagamitan, kulang yung mga kama. The more we should add hospital beds. Yung iba po 400% ang occupation ng rate ng mga kama nila. So paano gagaling yung pasyente kung 400%? Ibig sabihin isang kama, apat na pasyente. Ito ang ikalawang malasakit center sa lalawigan at ikatlo sa Caraga Region. Una nang nabuksan ang malasakit center sa Caraga Regional Hospital sa Surigao City at ang Butuan Medical Center sa Butuan City, Surigao del Sur. So far, sa tingin ko po, mga around 2 million patients na po ang natulungan ng malasakit center. Wala pong pinipiling pasyente ito. Para po ito sa mga poor and indigent patients, mga helpless, mga hopeless po, dito kayo pumunta sa malasakit center. Para po ito sa inyo. Pag hindi ka tulungan ng malasakit center, pagalitan mo, sabihin mo, hoy, Pilipino ako, karapatan ko yan. Bilang pasasalamat sa 115 frontline health workers ng ospital, matapos ang seremonya ay pinagkalooban sila ng tanggapan ni Go ng mga pagkain, food packs, mga bitamina, mask at face shield. May mga nabigyan din ng sapatos, bisikleta at computer tablet. Namahagi rin ang DSWD ng hiwalay na tulong pinansyal sa mga kwalipikadong rank and file employees at sa 25 mahihirap na pasyente ng ospital. Tiniyak ni Go sa mga lokal na leader ng Siargao na makikipag-ugnayan siya sa national government para mabigyan ng mga ito ng sapat na bakuna. Hinikayat naman niya ang mga residente na agad magpabakuna batay sa National Vaccine Program Guidelines.